napakalaki na ng apoy. Ang lakas. Kaya ito kasi delikado. Ang yung pangkino na delikado eh. Guys, ang laki sunog dito sa planta namin, sa tabi. Ayan guys, binubuhos na namin yung diesel namin ng tubig para baka sumabog. Ilipat namin yung mga service namin dahil ang laki na ng apoy dito sa tabi namin. Ayan guys, napakadelikado. Lakas. Buti na lang may dumating na is nag-iisa pa lang ng bumbero. Nag-iisa pa lang yung bumbero dumating. Doon, napakalaki na ng apoy. Ang lakas. Kaya ito kasi delikado. Ang yung pangkino na delikado eh. Pag sumabog. Dito yung iba niyan, papasok yan dito. Dapat yung ano, dapat nilalayo yan o, kasi papasok talaga bumbiro niya marami dito. Kasi dito, tirahin nila yung ano, yung tangke natin, tapos yung tangke doon, dito yung iba niya titira eh. Tapos yung kabila yung iba. Ba't ayaw pa ilayo yung isa? Tesh! Ayaw miskad! Ayaw? Oo, walang baterya. Hindi naman pwede hilahin niya kasi nakapakat na yung freno niya eh. Naku, delikado pa siya dyan. Makapigyan, sumabog yan. Hoy! Hey! Wala naman yung ano, hindi naman abot yung tubig niya doon sa apoy. Tsaka, bali wala yan. Delikado siya dyan pag ano. Ano, simento yan? Tama yan? Ha? Ano, simento? Grabe guys. Nalimbukatan ako biglang laki, ang lakas nila lang apoy. Pre, baka may yung truck ito baka pag sumabog yung tanker doon, no? Yung vulcanizing yan guys, dito sa tabi namin, yan yung nasunog. Kaya nga sobrang laki ng ano, ng apoy dahil puro mga guma yan, mga gulong yan, ang nasusunog. Ito lang ready na yung mga pamatay sunog namin guys. Ito lang, sobrang laki. Tayo dito sa taas. Guys. Yo guys, ano ang kakalaban yan? Lakas pa, nahina na guys. Lakas pa. Ah, dami pang truck ah. Saan ka duwan? Saan doon? Ay, patapot lang yan. Oo, bibigay yan. Ito, dami ng bumbero dito guys. Napapasok na dito mga bumbero guys. Yung aso ni Jojo. Si Jojo, yung aso niya. Nakalimutan niya yata yung aso. Jojo, yung aso ni Jojo doon sa likod. Bakit wala? Grabe, lakas. Tingin-tingin niya rin yung buhay ko. Madadagpo. Ito guys, nakapatong tayo dito sa taas.
Kaya medyo delikado dito dahil sa mga gulong lang ako nakapatong. Dito ako sa sasakyan ni ano, kay Bowen. Ayun guys, ayun, nasusunog talaga yung tanker ng ano, gasolina nasa loob. Ang nasusunog nito guys, yung vulcanizing. Yung vulcanizing shop. Dikit kasi yung tangki ng yung truck ng gasolina, dikit dyan sa ano. Yan. Yun, binuhusan nila yung tanker. Ayun, wala. Abo talaga yung ano, naabo talaga yung vulcanizing shop na malaki dyan. Napakarami kasing gulong dyan, kaya nga ang lakas ng apoy. Ayun na. Medyo dadaan na naapula yung ano. Yung kaso lang umuusok na, oh, nakakatakot. Oo. Naku, pag sumabog yan, kung may laman yan, sasabog yan, pati kami dito, damay na. Mababa na tayo guys, medyo ano na, naapulan na yung apoy. Ito, kaway-kaway muna kayo dyan, mga buddy. Oo, ayan o. Grabe, nawala yung antok ko. Gulat ako sa nagsigawan kanina. Eh, boss, balik na, balik. Balik muna sa pwesto. Okay. Tinutulak na nila balik yung mga motor nila dito sa parkingan namin guys, dahil medyo parang okay na, naapula na nila, usok na lang. Dahil yan sa mga guma guys, yung pinagpalitan ng mga gulong dun sa may vulcanizing, yan na natunog yata. Baka faulty electrical wiring siguro guys. Iwan ko kung anong nangyari dyan sa loob ng vulcanizing shop. Ayan si Warren the Transporter guys. Talagang tinututukan niya guys ang ano, ang tunog namin ito.